Okay, welcome guys sa ating YouTube channel at ang Fans Photoshop Tagalog. Ang ituturo ko ngayon ay kung paano tanggalin ang double chin. Lalo-lalo na sa mga medyo malulusog nating mga subscriber. Salamat pala sa nag-request ng tutorial na to. Tsaka ito, ituturo ko. Pasensya na kung ngayon ko lang gagawin kasi nitong nakarang araw is busy tayo. Maraming ginagawa ko. Okay, so pag-open ng Photoshop natin is ganito yung pagkakalabasan. Ito yung ating mga recent na in-open, yung mga projects natin na nakalipas. Kung papansin nyo, medyo malalayo yung interval niya. Tuwa nga ng medyo marami akong ginawa nitong nakaraang araw. So, umpisa na natin. Ito, na-open ko siya kanina. I-click ko na lang. O kaya kung gusto nyo naman, file, tapos open. Kunin natin yung ating dinownload ko. Ito na picture is yun, Nina. Copy lang natin siya. Ngayon, itong sample natin na pictures, dinownload ko lang sa unflash.com. May free na mga pictures doon. Kung gusto niyo ng mga pictures na high resolution, o kaya doon sa freepic.com, doon ako kumukuha madalas ng mga pictures na ginagawa ko dito sa tutorial natin, mga sample pictures. Okay, kapag dito na tayo, right click, tapos duplicate layer. Palagi tayong magdaduplicate layer kasi nga ayaw natin na masira ang pinaka-original na picture natin, tsaka may kukunan tayo ng picture ulit in case man na masira natin yung ating project. Okay, at hide lang natin siya. Tapos, punta dyan, punta tayo sa ating filter, tapos click file. Okay, hide lang natin. Kapag andito na tayo sa Liquify, yung sizes niya depende sa inyo. Zoom lang natin siya. Control plus sa Windows. Tapos yung size na, i-match na lang natin kung gaano siya kalaki. Sizes is 189. Na-adjust ko pa rin. Pressure ko is 28, density 50. So, syempre, medyo papayatin natin si Kuya. Pasok lang natin ng konti. Tapos dito, i-adjust na. Huwag mo yung isipin itong mga nati-distort niya. Depende na lang kung ang lalikod kayo natin is may parang linya dito sa likod na pwede masira. Gaya na lang ito. Pwede natin na ganyan is nasira. Ibig sabihin yan, kailangan natin ng matinding pag-i-edit dito kasi nga ayaw natin. Kung maaari, reserve natin yung original ng picture para syempre hindi nakakaya sa ating mga kliyente. Okay? Yan. Ituturo ko lang yung basic na pag-edit ito kasi alam naman natin yung karamihan dito na subscriber natin is nag-uumpisa pa lang. Sa mga professional dyan, alam ko na syempre hindi ganun kagandang pag-edit ko, pero sa tingin ko naman okay na to sa mga beginners. Yan, papasok lang natin na timpla-timplayin natin, baka mamaya kasi pet dito sa kapula. Dito naman is pula. Yan. Okay. Ngayon okay na ako dyan, masaya na ako dyan, click okay ko na lang. Ay nga pala, may bonus dito sa sa mga naka-install ng Adobe Photoshop CC 2019, may mga additional siyang mga tools, gaya na lang ito, Face Tool. Okay, kung papansin nyo, may lumalabas siyang ganun, pwede mong i-adjust. Yan, palakiin siya ng konti yung bibig. Yan, kaya dito sa face niya, pwede mo nyo siya ganun, automatic na siya nag-a-adjust. Okay? Yan, kung mapapansin mo, automatic na ang Photoshop kasi tinitig niya na yung buong mukha tapos siya na mismo nag-a-adjust para syempre hindi na tayo mahirapan. Ayan. Yung nakagandahan ng Adobe Photoshop 2019, may mga bago siyang mga features. So, click okay na lang dyan. Okay, ngayon andito na tayo sa ating sample picture. Ang gagawin natin susunod is gagamit tayo ng lasso tool.
Ito, last tool. Pero kapag ganito yung edge, kasi yung ginagamit ko is polygonal last tool. Okay? Ayan. Ang for selection lang din naman itong ginagawa ko, tapos nilipat tayo sa mismong last tool. Okay? Para sa akin kasi mas mabilis kapag ito. Okay. Tapos punta tayo sa balita ulit doon, right click, tapos last tool. Dito natin. Tapos Ctrl-J. Ctrl-J. Ayan. Tapos, punta na tayo sa layer na to. Right click natin. Tapos duplicate layer. Click OK. And then, shortcut key, Ctrl-T para transform. Tapos, hold natin yung shift. Okay. Ngayon, kapag nandito na tayo is right click, tapos create tayo ng clipping mask. Ngayon, kapag nag-create na tayo ng clipping mask, Ctrl-T para ma-transform siya. Tapos, syempre, shift, Ctrl-Shift key, tapos drag natin pataas. Tapos dito rin sa gilid, tapos dito rin sa gilid. Adjust natin kung saan tayo komportable. Sabi ko nga hindi siya ganun kaganda na pag-i-edit kasi syempre guide nyo lang to kung may gusto kayong i-edit na tatanggalin. Yan, guide nyo lang to. Nasa inyo pa rin kung paano nyo timplahin, kung paano nyo tanggalan. Yan. Experiment lang tayo kasi habang tumatagal naman matututo tayo. Okay, kung mapapansin nyo dito parang mayroon siyang cut, hindi siya ganyan kay smooth. Click lang tayo dito sa eraser. Ito tayo sa eraser tool. Tapos, magkanya yung opacity. 77. Tapos dito banda. Size niya sa akin 61, hardest 0. Okay. Tapos, click natin ito. Nasa pinakamataas. Tapos, burahin natin. Ayan. Dito lang sa gilid. Okay. Ayan. Burahin lang natin siya sa pinakagilid. Nga pala, hindi ganun kababa dapat yung opacity kasi baka mamaya hindi na siya ganun kaburada na. Hindi rin siya ganun kataas kasi ang pangit din kung siya yung sharp. Okay, kapag dito, zoom natin siya. Tapos mag-erase kayo dito sa may parting malapit na sa edge. Dito lang na dito. Yeah. Okay. Okay, so okay na tayo guys. Para sa akin is okay na. Nasa inyo pa rin kung papagandahin nyo pa. Nga pala kung mapapansin nyo dito is may itim siya. Meron akong isang tutorial yung remove dark circle yata yung kanyang name o kaya yung pangalan ng aking video, kaya i-check nyo na lang kung paano kung gusto nyo burahin to, kung may mga instances o kaya may mga client kayo na pag gustong pabura tong nasa baba, panoorin nyo lang yun. Tapos ganun yung process, ito buburahin nyo tong mga dark dito sa baba. Okay, tignan natin yung before. Nga pala ito, merge ko na. Right click, tapos merge ko siya. Parang, sorry. Ayan, merge ko na. Para makita ko yung before. Ito yung ating before, ito na yung kanyang after. Okay? So, pagka isa-save na natin ito guys, ito tayo sa file. Tapos, save as. Pag andito na tayo, click natin yung JPEG. Tapos, pangalan na lang natin ng project. Okay, tapos, save na natin siya. Okay. Large file. Okay, so guys, ito na naman ang fans Photoshop. Maraming salamat ulit sa inyo sa panonood nyo. Tsaka mag-comment lang kayo sa ating YouTube channel
kung ano yung mga gusto nyong i-edit, gawin natin ng video. Tapos para syempre magtanong lang kayo, magtanong sa akin, walang problema sa akin yan. Okay, gagawin natin ng video. Maraming salamat ulit. Huwag kalimutan na mag-like at saka mag-comment. Syempre mag-subscribe, tapos click notification bell. God bless. Salamat.